So what's up sa inyo mga kaloko, no? Kung nga po pala si Jake Magnus, King of Preset, nandito ka ngayon sa Jake Magnus TV. So ang pag-uusapan natin mga kaloko ay wala lang namang iba kung hindi yung viral sa social media ngayon na isang babae na nag-post at nilait ang mga Bisaya at Ilonggo, no? Doon sa babaeng nag-post, papangalanan na kitang hinayupa ka. Bago ang lahat, intro muna. Are you listening? So what, ayun na nga, no? Nandito ka na naman sa channel ko, may pago na naman tayong pag-uusapan. At yun ay walang iba kundi si Joanne Berte Jodilla. Isang babaeng hinayupak na walang modo, no? Na napaka walang modo mo. Ang kapal na mukha mo namang laiti ng mga Bisaya at Ilonggo. At sabihan mga patay gutom kami. So re-realtokin lang kita ng isang napakasakit at isang napakalagitik na realtok. Kinang ina mo. No? So ang sabi nitong si Joanne Berte Jodilla, no? Sana wala na kayong makain kasi lockdown na. Haha, nakakaawa kayong mga mahihirap, mga patay gutom. Shit. Kung sa ating dalawa, kung sino yung patay gutom, ikaw yun. No? Ikaw yung patay gutom kasi sa kapal ng mukha mo, siguro nasobrahan ka sa quarantine kaya yung pag-uugali mo, no? Nadamay na rin, baka dala lang ng gutom yan. Ikain mo na yan. At ito pa yung sabi niya, no, mga kaloko, no, kayong mga Bisaya, Ilonggo, mga bobo kayo, mga wala kayong modo. Sa ating dalawa, no, ikaw yung walang modo. At kung sino mang mayroong bobo dito, no, kung sinong pinakabobo dito, ikaw yun, Joanne Berte Jodilla, no. Apelyedo pa lang, pangalan mo pa lang, amoy tayo na, pilto. Napaka walang modo mo. Anong klasikang tao para laitin yung ibang lahi, no? Sabi na nating ibang paniniwala, wala ka sa posisyon yan, miss, para laitin lahat ng tao. No? Ang kapal-kapal na mukha mo. E, ang pangit-pangit mo naman. Ayaw ko magsalita ng masakit dito, pero ang masasabi ko sa'yo, huwag ka manlait. No? Huwag ka manlait ng mga taong wala namang ginagawa sa'yo masama. Kung nagugutom ka, sarilihin mo na lang yan. No? Bago ka manlait ng kapwa mo. At sa sobrang kapal ng pagmumukha mo, sobrang kapal ng kilay at lipstick mo, ang sarap ng chinilasin. At ang sabi pa nito, no? At ang sabi pa nito, mga wala daw kami pinag-aralan. Kung sino man ang walang pinag-aralan, no? Ikaw yun. Kasi sa estado at sa titulo ng pananalita mo, ikaw yung lumalabas na walang pinag-aralan. Nakakahiya kang pagmasdan, ang pangit mo sa paningin, no? Para kang time basta nagpatak na pinulot ng kung sino man at namahu sa kamay. Real talk to, men. Real talk to sa yung kinang ina mo ka. No? At ang isa pa dito sa babaeng to, no? Uulit-ulitin ko, kung wala kang makain, please pakiusap, huwag naman damay. Kung nababaliw ka na, sarilihin mo na lang. At ang masasabi ko dito, no? Ang masasabi ko dito sa inasta nitong babaeng to, bukod sa walang pinag-aralan tong taong to, ay unang-una sa lahat, wala tayong karapatan na manglait ng kahit na sino sa kapwa natin. Una kasi, kapag nanglait tayo ng kapwa natin, hindi naman yung kapwa natin yung nilalait natin. Yung nasa taas. No? At kung ikaw naman, wala kang pananalig sa Diyos, hinayupa ka, aba, kampong ka ni Satanas, siguro. Kasi sa sobrang kapal ng kilay mo, tinutubuan ka na ng sungay sa ulo mo. Ano? Yun yung pinakamahirap sa'yo eh. Yung manlalait ka ng kapwa mo, hindi mo alam kung sino yung mga nilalait mo. Isang malaking angkan, isang malaking kupunan ng tao yung nilalait mo. Dalawa pa, Ilonggo at saka Bisaya, no? Anong sasabihin na lang sa'yo ng mga Bisaya, no? Naming mga Bisaya sa'yo. Ano na lang sasabihin sa'yo ng mga Ilonggo na nilalait mo? Wala ka sa posisyong yan para manlait ng kapwa mo. Ano? At gusto ko lang din sabihin sa iyo, no, na ang mga Bisaya ay isa sa mga taong friendly. Isa sa mga taong may mga utak. Kasi the most thing na mga nagiging successful is galing sa Bisaya. Mga Bisayano, Bisayana, o kahit na anong pamano, sila yung mga tao, no, na talagang real talk kong real talk at totoong tao. Bakit ko nasabi?
Kasi ang dami kong mga nakasamang Bisaya, no? Either yung iba, mga traitor, pero deep inside, mas marami pa rin yung good, no? At sa mga Ilonggo naman, siguro kung Ilonggo ka, no? Ilongga. Eh, masasabi ko lang naman, medyo may pagkakuripot kayo, no? Pero, yung pakikisama nyo naman sa tao is buong-buo talagang direct to the point kayo. Bigay kong bigay talaga. At ang masasabi ko pa dito, no? Sa taong to, ay hindi ko maipinta yung pagbumukha ko. Yung papaganto, ganyan ako. Kasi sa sobrang pangit itong babaeng to. At ang sarap pang hampasin ng chinelas. Ang sarap mong chinilasin. No? Kasi sa kapal na lipstick mo at labi mo, mas makapal pa sa labi ko at mas malaki pa yung ilong mo sa ilong ko. No? Ayoko sana magsabi ng masasakit eh. Kaso, sa kinang inang babaeng to, no? Hindi ko alam kung paano ko i-expression yung sarili ko. Pero isa lang yung masasabi ko, masama ang manglait sa kapwa natin, lalo na kapag walang ginagawang masama sa atin. Diba tama ako? Kaya kung ako sa'yo, babae ka, no? Kung ako sa'yo, manahimik ka na lang. Men, manahimik ka na lang, miss. Kasi kung wala kang magawa sa buhay mo, marami diyang pwedeng gawin. No? Marami diyang pwedeng gawin. Magbilang ka ng langgam. Pag nakita ka ng langgam, kung may bigas ka pang konti, bilangin mo bawat butit. At least wala ka pang masasaktan na tao at wala ka pang matatapakan na tao. Kasi, ang kapal ng pagmumukha mo eh. Wala ka sa posisyong ganyan, uulit-ulitin ko, wala ka sa posisyong ganyan para manlait ng napakaraming tao. Kasi sobrang kapal ng pagmumukha mo. Mag-usip. At hindi ko alam kung saan kang lupalop o ang kanang galing para masabi mo yung mga bagay na hindi nasasabi ng isang normal na tao. O baka sadya namang may tama ka sadya sa utak. Kasi sa panglalait mo pa lang, no? Sa pagmumura mo pa lang, sa mga Bisaya at Ilonggo, hindi ko alam kung may nagawa silang mali sa'yo. Pero sa pagkakaalam ko, kung meron man silang nagawang mali sa'yo, hindi mo dapat idamay silang lahat sa galit mo. Yun yung mali na ginawa mo, no? Yun yung mali na ginawa mo. At i-describe ko lang yung pagkatao mo dahil base pa lang sa mga post mo, kita ko na isa kang babae na may pinakamasamang ugali. Real talk. Kasi hindi ko alam sa yung hinayo pa ka kung ano talaga pumapasok sa kukote mo. Kung bakit ganyan, ganyan yung mga nalabas sa bibig mo, no? Yung laitin mo yung mga Bisaya at Ilonggo. Sabihin mo mga walang kwenta, mga walang pinag-aralan, eh sa'yo lahat bumabato yun at pumapasok. Hindi rin sinabi sa Biblia, no? Hindi rin sinabi sa ng Diyos sa Biblia na manglait tayo ng kapwa natin para makasurvive sa gutom na nararamdaman mo. At hindi mo din dapat ipanalangin, no? Na yung kapwa natin ay mapahamak. Kung isa kang Pilipino o may puso kang Pilipino talaga o may pusong isang tao ka talaga, eh tingin ko sa'yo mukha ang demonyo. Kasi base pa lang doon sa pagsasalita mo, sa pagpo-post mo, sa pag-upload mo ng mga yun, ay wala kang konsensya. Hinayo pa ka. Wala kang konsensya. Hinangina mo ka. Napakawalang modo mo. Kasi kung re-reel kita dito, parang sinasayang ko lang yung oras ko eh. But, the more na nagsasalita ako dito, more dollar. Siyempre, more dollar din naman. Nung utal ako, hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Kasi nadadala ako ng sama ng loob ko at galit ko. Kasi hindi ko lubos maisip kung ano ang nagawa namin sa'yo para laitin mo kami. Kami mga Bisaya, kami mga Ilonggo, no? Hindi ko alam kung ano nagawa namin sa'yo. O kung nagugutom ka man, sabi ko nga kanina, sarilihin mo na lang. No, tang-aral dito, tang-real talk dito. Unang-una, masama ang manlait ng kapwa. Kasi sabi nga nila, bago tayo manlait ng kapwa, tingnan muna natin yung sarili natin. Bago tayo manghusga ng kapwa, husgahan muna natin yung sarili natin, 'di ba? Tama ba ako?
Kung ikaw ay nanonood, tama ba ako sa sinasabi ko? Siguro naman tama at tumango ka. So yung gaya nga sabi ko kanina, bago tayo manghusga ng iba, husgahan muna natin yung sarili natin. Bago natin matahin yung iba, matahin muna natin yung sarili natin. Kasi the more na nagbibigay tayo ng opinion at panghusga sa iba, at alam naman natin na nagkamali tayo, sa atin din ang feedback nun. Feedback. So yun na nga, no? Ang ikalawa naman, matuto tayo makipagkapwa tao, no? Matuto tayo makisama. Para nang sa gayon, mas marami pa tayong, unang-una sa lahat, mas marami tayong makilalang tao. Mas maraming dumating na mga kaibigan, bagong kaibigan. At ang pangatlo, kung hindi ka na pag-aral o hindi ka naturuan ng magandang asal ng nanay mo, marami dyan pwedeng magturo sa'yo. Tumingin-tingin ka lang, magbasa-basa ka lang, matututo ka na. No? At kung bago ka sa channel ko, huwag mong kalimutan mag-like, share. At kung may gusto kang pagawaan na reaction video gaya nitong hinayupak na babaeng to, just comment below na lang. At huwag mo na rin kalimutan mag-subscribe dyan sa baba. Hit mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa panibago natin mga video. See you the next video. Have you ever felt? Are you listening? Damn.